Mga ka-taxpayer, kung minamahal, mag-enjoy tayo ngayon. Pag-uusapan natin yung mga tinatanong sa akin eh. Sir, turo ka ng turo ng tax bookkeeping. May batas ba sa tax bookkeeping na nagre-require? Pag sinabi ho kasing require, isang salita dyan ay mandated. Ibig sabihin ng mandated o require, wala kang choice kung hindi magko-comply ka. Pinag-uusapan ho dito ng ating Supreme Court, anong gagamiting accounting? Ang layer ng accounting na ituturo ko ay nahahati ho sa tatlo. Dito ho yung general. Ano po? Ang una ho ang accounting, itinatawag hong BAT accounting. Ituturo ko po yan sa mga, sa 200 na nag-apply po sa akin. Ang susunod na layer po ay yung withholding tax accounting. At yung huling layer po ay income tax accounting. Ituturo ko po yan sa inyo. Lahat, wala ho akong ano. At ito po ay sinabi ko na, wala kayong babayaran sa akin. Okay? Ayun, nakita ko na ho yung ibig sabihin ng RAM. Ito ho yung ibig sabihin ng RAM. Revenue Audit Memorandum 2-95. Tapos meron ditong sinasabi sila na ano tong footnote na to? Ang footnote 39. Ayun. So, ang ginamit nila ay yung accounting method crop year basis. Yan po yung pinag-uusapan. Ngayon, sabi dito, dinistinguish kasi yung dinistinguish yung tax accounting at saka yung financial accounting. Ako po ay trained. Isang certified public accountant po ako. Trained po ako sa financial accounting. Pero in early part, na-realize ko na hindi pala ginagamit ng BIR yung tax, yung financial accounting, kung B-tax accounting. So, marami sanang perang masisave ang mga taxpayer kung susunod sana sila sa tax accounting. At ikaw, CPA ka, ikaw yung may kasalanan kung bakit ang mga taxpayer sa buong Pilipinas ay may problema sa tax accounting. Okay? Kasi ikaw, wala kang alam sa tax accounting, CPA ka. So, kung gusto mo, ikaw CPA ka, tuturuan kita. Ito yung libro, Reverse Accounting. Galing ito sa revenue. Ito po yung bagong RAM. Ang pumalit po sa bagong RAM, 2-95, ay RAM mo 1-2020. O, 2020, last year lang. Revenue Audit Memorandum Order. So, yun po yung bagong RAM. Okay. So, ang pinag-uusapan dito is, susunod ba tayo sa Supreme Court? Ayan. Sabi dito, to put into perspective, ito po yung binabasa ko mga ka-taxpayer ko mahal. Although the foundations of the accounting were built principally to analyze finances and assess businesses. Yung pala yung purpose ng financial accounting. I-analyze at i-assess ang business. Okay. Many of its principles have been adopted for purposes of taxation. In our jurisdiction, the concept in business accounting, including certain generally accepted accounting principles embedded in the NIRC, comprise of the rules of tax accounting. Ang linaw. Ang linaw po mga ka-taxpayer kong mahal. Ang NIRC, ang source ng tax accounting. Ulitin ko, ano ba yung NIRC? Ito ho kasi yung sinasabi ng ating court, maraming hindi nakakaintindi niyan. Pag sinabi yung NIRC, equals ho yan sa tax code. Ayan, huwag niyong kakalimutan ho yun. Pag NIRC, capital N, capital I, capital R, capital C, National Internal Revenue Code. Sa madaling salita, dalawang salita, tax code. Ayun. So, sabi dito, nasa loob, embedded, embedded in the NIRC comprise the tax accounting rule, the rules on tax accounting. So, tinuruan na tayo ng Supreme Court. Oh, Mr. Maestro, Mr. Tax Specialista, ang gagamitin mo ay NIRC. Why? Because ang NIRC nandoon yung rules on rules on tax accounting. So therefore,
Sinabi na nga ng Supreme Court eh, may rules sa tax accounting. Eh kung may rules sa tax accounting, ano gagawin ko, Mr. Supreme Court? Ha? Eh, ang itinuro sa akin ay generally accepted accounting principle, sabi ng eskwelahan ko. At sabi naman ng management na pinapasukan ko, yung employer ko, dapat sumunod ako sa managerial accounting. Kasi ang managerial accounting, ang turo sa amin sa eskwela dyan is adherence to management policies and procedure and safeguarding of assets. Yun yung dalawang purpose ng managerial accounting. Eh. Sumunod ka sa provision o sa rule ng kumpanya para ma-proteksyonan yung asset. Because sa rule ng company, ang isang tao o ang kanyang employee ay isang asset. Because binabayaran niyo yung tao dahil sa skill, asset yun. Binabayaran yung tao dahil sa oras, asset yun. Kaya ikaw, employee ka, sumunod ka sa rule. Pero teka muna, yung bang rule ng kumpanya na pinapasukan mo, yung employer mo, at yung rule na itinuturo sa eskwelahan ng, para maging CPA ka, o maging bookkeeper ka, magkaroon ka ng hanap buhay, yung tinuturo sa TESDA, technological, ano ba ibig sabihin ng TESDA? Technical, educational, basta gano'n, nakalimutan ko na. yung ba ang pinagagamit ng ating Supreme Court? Okay? Wala akong issue. Kung gusto mong gumamit ng TESDA materials sa accounting o yung sa university materials para sa accounting, wala akong problema. O kaya yung galing sa management materials mo sa accounting, wala akong problema. Ang sinasabi ko lang sa inyo rito, may rule ho. Ang sabi na ho ng Supreme Court, maliwanag na maliwanag ho dito, may rules on tax accounting at makikita mo raw yung rule na yan sa NIRC. O di ano kailangan mo ngayon? Anong kailangan mo? NIRC tax code. NIRC. At yung NIRC daw, okay, maliwanag na ininterpret ng BIR using yung pong eto, RAMO. Ang bago ngayon is RAMO 1-2020. Ngayon, mahal na mahal ko kayo mga ka-taxpayer kung mahal. Ito po, may libro ako dito. Ginagamit ko ito sa aking paglaban sa graft and corruption. Napakabuting ho ng librong to. Wala hong nanalo na revenue officer laban sa librong ito. So, kung kayo po ay magiging donor ko, magdo-donate kayo sa akin, padadalang ko ho kayo ng librong ito. Immediately ho! Kaya lang, ubos na ho yung kopya. Pwede padalang ko rin kayo sa PDF and then magkakaroon ho tayo ng training. Kailangan ko ho ng donor on a regular basis para ho, kailangan ko bumili ng bagong computer, bumili ng mga gadgets para ho mapatuloy ko ho itong ganitong mga klase ng transaksyon o kanitong klase ng pagmumulat at pagbubunyag. Okay? So, balikan ho natin itong pinag-aaralan nating lecture. So, naniniwala na ho tayo. Teka muna, sir. Hindi ako naniniwala sa Supreme Court. Pag sabi yung Supreme Court, may mali ka dyan, sir, pag hindi ka naniniwala. Pupunta lang ako dito sa aking ginagawa at puntahan muna natin itong new civil code. Ito ho yung magiging sagot kung kailangan nating maniwala o hindi maniwala sa ating Supreme Court. Ito ho yung nakasulat dito tungkol ho sa ating Supreme Court. Ayan, buburahin ko lang ho yung napakadami kong notes dito. Sabi dito, Article 8, ang pinag-uusapan natin dito is New Civil Code ng Pilipinas. Ito po. Alam nyo ho, paliwanag ko lang sa inyo, bakit binabasa natin yung Civil Code? Kasi ang Civil Code ho, is isa pong batas para tayo ay maging civil. Ibig sabihin ng civil, meron ho tayong respeto sa isa't isa at meron ho tayong due process. Yun lang ho ang ibig sabihin ng Civil Code. Ngayon, parang sa nanay mo o tatay mo, kailangan mong bigyan ng respeto at saka kailangan mong intindihin yung mga batas na kanyang sinasabi. Yun yung para tayo maging civil code, maging civil. Ngayon, sabi ho dito, okay, yun pong inirelease, ayan, yung pong galing daw sa